Number 5. So ayan, Lost Sanctuary, Eternal Origin, shit ang haba ng pangalan. Napakadami niyang servers, 3 regions. Ayan at ang daming mga classes. So una tong monghe. Sunod itong Ascalon, babaeng si Bill. So ayan ang Kali, Great Sage. Pang 6 itong Noah. And last itong Ruby. So fixed gender lang po mga Lodi. Wala na ding customization. So ayan at may mga cutscenes siya na tulad nitong kunwaring lumilipad. So good news naman po at isa itong 3D na MMO. So pwedeng ma-zoom in at maikot-ikot. So may mga patalon-talon din itong mga stunts. So pagdating naman sa quest at mga skills ay auto po siya lahat mga Lodi. Mommy, ako na ang magpa-level. So ayun na nga. My neighbor's daughter-in-law. Kabayo. Pag pinindot sa kapwa. At ayan. Ay shit, pwede pala talagang lumipad. So ayan at ang dami pong mga players na nakatambay, so hindi ka maboboring dito. Mayroon naman silang libreng VIP pag level 100 ka na, tapos mayroon din silang PK dito pero pag newbie ay may protection ka pa naman. Wisik-wisik sa mga Lodi Cakes natin. Number 4. Ayan, Ian of Warfare. So ayan, madami si Lang servers, at ayun may warrior, Momomomom. Salaman Kira. Gana. Samona, Luli Siya. Boxer. Tang ina sayang kasi fixed gender lang at walang customization. Kung ganun. So ayan. Simulan na natin ang paglalakbay kabayan. Oh my god, bro. It's okay, just enjoy. Ayaw nyo pa yan, may free VIP ka na nga pag naka level 100 ka. 3D MMORPG ito mga Lodi. Maganda naman yung mga cutscenes niya at tumetalon-talon-talon siya pag putol lang yung mapa or lalakaran. Pero hindi talaga siya pwedeng patalunin or paliparin, bali dash lang or dodge lang ang meron siya. De kulay pa mga VIP nila. O ang daming pang benepisyo pag nagkamali kang gumastos dito. Kunwari nakikipaglaban ka sa malaking puting gorilla. Tapos ayan sa skills niya, may awaken siya kung saan magpapalit anew siya. Siyempre ayan may pakpak at may mount din sila. Laputa. Pinagsasabi mo kinang ina. Eh laputa naman kasi talaga. So parang ganito yata talaga yung PvP nila dito or Guild War siguro or kung ano man ang tawag dito. Mga AI lang naman kasi kalaban dito, hindi pa naman totoong player. Pero kung ganito ang players versus player edi maganda. Sarap sa mata ng ganitong pag-a-upgrade. Medyo madami-dami din ang mga naglalaro dito. So pwede-pwede na din. Tapos may PK din naman sila dito kung nasa PK map kanila. Tapos ayan pag pinindot natin sa ibang players. Number 3. Ang espada. At ayun may 2 servers. Unang class ay Archer. Tapos ang maganda ay sa kanan ay pwede mong makita kung ano itsura ng mga skills nila. Babaeng paladin. Asa, Sin.
Mage, Shooter na Loli, at Warrior. May customization na ka-focus sa ulo, pwede kahit anong kulay. Pwede ang pango, pwede din nakasiga ang mata. Ayun nga lang, fixed gender lang ito. So ayan. So mayroon siyang cutscene sa umpisa, pero syempre skip na lang natin yan. At ayan, may mga gabay sa umpisa na kung saan ay ipapaalam nila sa iyo na puro may auto dito. Mayroong zoom in at pwedeng maikot-ikot. Una ay may auto path. So ayan na nga, at nagkukiwes na si Mommy. May mga pailan-ilang tao naman siyang nakakasalubong. May pet siyang natanggap. Tapos sa skills, mayroong active at passive. Tapos yung skills mo din pwede mo i-customize for PvA or PvP. Angel pack kayo dyan. Para sa mga may pera. So na-enjoy naman ni Mommy kahit papaano itong laro na ito. Dahil may mga players naman kasi siyang nakakasabayan. Medyo madami pong mga boss dito kung saan ay pwede ka naman din makipag-party. In my case, wala masyadong tao kaya sinolo ko na lang. So isa-isa natin ipapakita mga boss na aking nadaanan. Number 2. So ayan, Traha. So isa itong Korean na MMORPG, so pagkakaalam namin ay CBT or beta test pa lang ito. So pag hindi na kayo nakalaro nito, ay ibig sabihin ay natapos na kaagad yung beta test nila. So ayan na nga, isang server para sa beta test. So una ay may dalawa ka munang puwersa na pagpipilian. Korean language lang muna ito guys ha. Unimaginable pain will find you all. Pero English naman yung voice actors nila dito. Yung mga classes nila ay mula sa letter A hanggang sa letter G, so wala akong maintindihan dito mga lodi talaga, so ayun na nga. So parang kada letter ay iba-ibang weapon ang suot niya, pero iisang character lang. Yung letters naman preview para sa mga damit. Ay potek yan, so sa ibaba pala ay yung iba pang uri ng tao. Ano ba yung mga uri ng tao, Mommy? Normal na babae, pogi na lalaki, pandak na babae, at lalaking malaki na mahaba. Pinagsasabing kin. So pipiliin ko itong pandak na babae na may bakal sa kamay niya. Ang ganda kasi ng skills niya. Tapos madami din itong customization sa character. So gameplay na lang nito mga lodi yung ipapakita ko nito, tapos full review na lang natin ulit yung English version nito pag nagkaroon na. Number 1. Seven Knights Revolution. So isa na naman pong Korean na MMORPG. Pero this time, hindi na siya beta test. Magaan lang po siya. Kung sumabog, sabi ng mga masamang mga words. So hindi ko na nakita yung server at diniretso na ako dito sa baraha na ito. So nung pagpindot ko dito ay lumabas itong babaeng may pakpak kasabay itong mga characters na ito. Pagkatapos ayan, pinapili na ako kung lalaki or babae. Mayroon naman siyang customization pero puro sa ulo lang. Ulo-ulo lang talaga. Pagkatapos ayan, so ayan na nga. So kaya din siguro talaga mabigat itong laro dahil sa napakadami nitong mga cutscenes or mga cinematics, at yung iba kailangan ay makikipindot ka din.
So isa itong 3D na MMORPG. Ang dami-dami nitong mga cutscenes sobra pero magaganda naman po siya. So dito nasa forest naman tayo. Ito yung kanyang menu. Korean talaga lahat guys. So sana magka-English din ito nang ma-full review natin ito ulit. Ang nagustuhan ko dito ay may pag-switch-switch siya ng weapon, so for example nanununtok tayo. Then switch lang natin sa next weapon natin which is baril. Tapos ayan may boss pa tayong nakakabakbakan, so ang haba talaga ng story nito. Wala pa nga tayo sa open world na map nito. Pagkatapos ayan, so may pag-switch-switch din pala ito ng character, so I don't exactly know kung ilan kasi Korean pa lang ito. Pero ang ganda talaga mga Lodi, may mga finishing moves pa. So ito yung itsura ng open world na map nila. So may nakikita na tayong mga players dito. At may lumalabas naman pag pinindot natin sa ibang mga players. Maganda yung graphics. Yung mga skills magaganda din naman. Pero ayun lang syempre may auto path thing at auto attack. May stamina din siya tulad ng Genshin Impact. So ayan madaming salamat po sa panunood. See you po again sa next video natin. Full review na lang natin ulit ito pag may English na po. Salamat po mga Lodi.